Yo, what's up, balita mga idolo. Welcome back. Ako nga pala si Pedro Cuyacoy, San Peter, sa barko. For today's video mga idolo, isa na namang pangmahinang nilalang na job order yung binigay sa akin ni Segundo Engineer mga idol. So bago natin simulan ito mga idolo, kung hindi ka pa po nakapalo sa Facebook page ko, ano naman? Pampalakas loob muna tayo mga idolo para sa mga aspiring ship painter natin dyan na nawawala na ng pag-asa. So huwag kayong mawala ng pag-asa mga idol. Gulang ng go, tingnan mo si Wing L. Season, natanggap na mga idolo. Isa na namang pangmahinang nilalang na job order yung binigay sa akin ni Segundo Engineer mga idol. So dito mga idolo, i-share ko sa inyo kung paano mag-repair ng mga ganito kabisik na problema mga idol. So yung problema ng pipe na ito mga idolo ay nagkaroon siya ng leaking. So sabi sa akin ni Segundo, ayusin ko daw. So tinanong pa nga ako dito ni Segundo kung kaya ko daw ayusin yan. Kung hindi lang niya na itatanong sa akin mga idol, kahit yung nasira niyang relasyon, kaya kong ayusin. Oh my God! Wow! So unang gagawin natin dito mga idolo ay i-grind natin mga idol. So i-grind natin ng malalim para matanggal dito yung tinatawag na slug inclusion. Kasi pag nag-leaking yung isang pipe, for sure mayroon yan slug inclusion or yung tinatawag din na porosity mga idolo. So yan yung tinatawag naman na slug inclusion mga idolo. So yan yung kailangan natin tanggalin. So hindi natin pwedeng weldingin yan agad ng diretso. Kasi pag welding natin yan, may tendency pa rin na mag-leaking. So yung gagawin ulit natin dyan mga idol ay i-grind ng malalim para matanggal dyan yung tinatawag na porosity or slug inclusion mga idolo. So ito yung bubungad sa atin mga idol pag nag-grind na natin ng malalim. Ito yung tinatawag na slug inclusion mga idol. Non-metallic particles na natrap sa weld metal natin mga idolo. So yan yung nagsasanhin ng leaking sa pipe mga idol. Kasi kung makikita nyo yung weld bed, talagang napakasolid tingnan, di ba? Pero pag nag-grind nyo yan, panigurado may makikita kayong welding defect. So dito mga idol, lalagyan natin ng groove dyan, no? Kasi mag-rurot pass tayo dito mga idolo. For sure, yung ginamit na electrode dito ay 6013 kasi nagkaroon siya ng welding defect mga idol. So ayan, no? Pagkatapos ko i-grind, linagyan ko ng groove mga idolo. Kasi nga mag-rurot pass tayo dyan. Pagkatapos dyan mga idol, dito naman tayo sa welding machine niya, no? Isi-set up natin yung welding machine natin mga idol dahil yung gagamitin natin polarity dito, yung tinatawag na straight polarity. So yung ano natin, ground mga idol, ilalagay natin doon sa positive. Oh, positive yan idol, oh. Yan. Tapos yung electrode holder naman natin ay ilalagay natin sa negative. So yan yung tinatawag na straight polarity mga idol. Sa ganyang paraan mga idol, mami-minimize natin yung init. So sa ganong paraan din mga idol, makukontrol natin yung laki ng keyhole mga idol. Kasi 30% lang yung nandyan sa electrode holder. At saka yung 70% ay nandun sa may ground. Yun yung tinatawag na straight polarity mga idolo, diba? So dito, mag-root pass tayo. Yung gamit nating electrode dito mga idol ay 7018 3.2 mga idolo. So ayan o, tirahin na natin itong mga idolo. Baka tirahin pa ng iba. So dito, root pass yung gagawin natin mga idol. Pagkatapos natin dyan mag-root pass mga idolo, ay i-grind natin to make sure na malinis mga idolo. Walang porosity, walang slug na may iwan mga idol. So pagkatapos natin i-grind dyan or linisan mga idol, isi-set up ulit natin yung welding machine natin. So dito mga idolo, isi-set up ulit natin yung welding machine natin mga idol. Bali pagpapalitin ulit natin mga idolo, yung ground ilalagay natin sa negative at saka yung electrode holder ilalagay natin sa positive. Ito yung tinatawag na reverse polarity mga idolo. Bali deeply penetration ito sa wikang Tagalog, malalim mag-penetrate ito mga idol. Bakit? Kasi yung 70% na init ay nasa electrode holder na at yung 30% ay nasa ground na mga idol. So dito mga idolo, tinasan ko ng bahagya yung amperahe ko dito mga idol. Bakit? Unang-una para ma-burn out yung slug dyan mga idol na natira. Pangalawa mga idol ay para ma-press ako na may tulak yung root pass ko pa loob mga idolo. Kahit papaano ay mag-penetrate siya papunta sa loob. So dito mga idol ay papatungan na ng papatungan natin dito. Bali mag-multiple bid tayo dito mga idol para sigurado hindi tatagos yung tubig dyan mga idolo.
Ganyang katindi si Kabakal, mga idol. So shoutout nga pala dito kay Mang Kanor, boss, paturo kung paano mag-ayos ng nasirang relasyon. Mahirap matutunan yun, mga idol. Kung ako sa'yo, turuan mo muna yung sarili mo kung paano makontento ng isa. Sheesh! So shoutout naman dito kay Kabakal, sabi niya, Fitz, walang sayaw, dapat meron para yung trademark. Sa susunod, mga idol, gagawin natin yan. Medyo may arthritis lang ngayon si Kuya Koy. Shoutout din dito kay Dong Earn Rodriguez, sabi niya, pa-shoutout idol with sayaw. Sa susunod, gagawin natin yan, idol. Shoutout nga pala dito kay Rasid Damrabang, idol, power, baong idea po yung Teflon set. Maraming salamat, sarap mo sigurong kasama, ang gaan, maraming matutunan sa'yo. Ganun talaga, idol, masarap talaga akong kasama, lalong-lalo na sa kama, sheesh! So bago natin tapusin itong video, mga idol, magpapasalamat muna ako sa mga new followers ko. Maraming salamat sa inyo, mga idol. Pa-share naman itong video. Salamat. Bye!